Magandang hapon mga ka-Vegiskwela. Nagbabalik po ang webinar series na The Plant Doctors Are In. Ako po ang inyong lingkod, si Doc Cherry, na makakasama ninyo sa hapong ito upang ibahagi ang mga kaalaman tungkol sa pagkilala at pagkontrol ng mga karaniwang sakit at pesting insekto ng sibuyas. So naaalala ko po noong mga nakaraang webinars, may nag-request ng topic na ito. Kaya sana po ay nanonood kayo ngayon. Alam ko din po na tapos na ang season ng sibuyas. Subalit, huwag po kayong mag-alala. Meron pang mga susunod na onion seasons. Kaya magagamit nyo pa rin ang mga kaalaman na ibabahagi namin sa webinar na ito. So shout out po sa lahat ng magsisibuyas sa buong Pilipinas. Lalo na po sa Nueva Ecija, Pangasinan, Mindoro at maging sa Mindanao. So sa hapon din pong ito, makakasama ko ang ating entomologist na si Doc Jerry at siya po ang sasagot sa lahat ng inyong katanungan tungkol naman sa mga pesting insekto ng sibuyas. So bago po tayo magpatuloy, gusto ko pong i-congratulate ang lahat ng mga winners noong nakaraang webinar. So sila po ay sina Mikhail Lo, Catherine Sikat, George Nang, Linda Pestano, May Obrera Bitonio, Seke Sikito, Gerardo Dacumos, Gaki Lucena Mirabueno. Doc Jed? Magulay na hapon, Doc Che, at sa lahat pong mga nagpa-plant na ngayon. Ako po si Doc Jed, at sa gusto pa pong humabol na magtanim, tuloy lang po kayo at kami pong mga plant doctors ang inyong katulong sa pag-alam, pag-iwas at pag-control ng mga sakit ng inyong halaman. Ang topic po ngayon ay base sa request ni Yaj Sorana sa dati pong webinar. Sabi niya, Doctors, suki niyo po kami sa onion seed ninyo. Sana po may discussion rin po kayong kagaya ng ganito tungkol sa pag-control ng mga sakit sa sibuyas. So Yaj, eto na yung wish mo at alam ko wish din to ng lahat na magsisibuyas sa buong Pilipinas. At talakayin ngayon ni Doc Che ang mga pangkaraniwang sakit at peste ng insekto ng sibuyas. So tutok lang po hanggang sa huli. Isang oras po ang ating programa upang magkaroon po kayo ng chance manalo pag kayo po ang unang makasagot ng tama sa aming mga trivia questions. So hindi ko na po patagalin, nandito na si Doc Che para sa kanyang lecture at I'll see you again later para sa question and answer portion. Doc Che, take it away. Ngayon po ay ating kikilalanin ang mga karaniwang sakit at pesting insekto ng sibuyas. Kagaya ng mga nakaraang webinar, ang ating ibabahaging impormasyon ay umiikot sa tatlong P's. Pagkilala, pagkalat at pagdami, at pagkontrol. Mahalagang kilalanin muna natin ang katangian ng ating mga kalabang peste at alamin kung paano sila dumadami at kumakalat sa ating taniman upang makapaghanda tayo ng mga epektibong pamamaraan upang sila ay puksain. Bago ko simulan ang pagbabahagi ng impormasyon tungkol sa mga nakaraniwang sakit ng sibuyas, nais kong ibahagi ang isang konsepto na magbibigay linaw kung paano nagkakaroon ng sakit ang ating mga pananim. Ito ang tinatawag na disease triangle, na kung saan ang tatlong sulok ay kumakatawan sa tatlong bagay na kinakailangan o requirements para magkaroon ng sakit ang halaman. Ang unang requirement ay ang tinatawag nating host. Ito yung mga halaman na dinadapuan ng particular na sakit. Halimbawa, sa ating mga naunang webinar, karaniwan na sakit ng halaman ay yung bacterial wilt. At ang bacterial wilt ay ito ay umaatake sa mga solanaceous at gayon din na sa cucurbits. Ang pangalawa ay ang requirement ay tinatawag nating pathogen. So ito yung mga mikrobyo na nagdadala ng or sanhi ng sakit. Kabilang dito ang mga bacteria, fungi, viruses, nematodes at iba pa. At ang panghuli ay ang environment.
na tumutukoy sa klima o kaya panahon. So ang mga sakit na sanhi ng bacteria or fungi halimbawa ay mas marami sa panahon ng tag-ulan, habang yung mga sakit na sanhi naman ng viruses ay karaniwan mas marami sa tag-init, kung kailan mas marami ang populasyon ng ating insect vectors. So ipinapakita sa triangle nito na ang isang sakit ng halaman ay mabubuo lamang kapag ang host ay susceptible or mahina, at ang pathogens ay virulent or matapang, at ang panahon naman ay angkop or favorable para mag-develop ang sakit. Kapag wala ang isa sa tatlong ito, walang mabubuong sakit. Ibig sabihin, kung bibigyan natin ng watswastong nutrisyon ang ating halaman o di kaya gagamit tayo ng resistant varieties, mababa ang chance na dadapuan ito ng sakit. Gayon din, kung susundin natin ang tamang gabay sa pagtatanim, kagaya ng tamang pagpapatubig, planting distance at iba pa, hindi magiging paborable ang klima para dumami o kumalat ang sakit. So kapareho lang ito sa konsepto ng pagkakasakit ng tao, gaya ng nararanasan natin ngayon sa COVID-19. Ang mga karaniwang sakit na tatalakayin natin sa webinar na ito ay ang mga sumusunod: ang anthracnose, na tinatawag ding twister, purple blotch, na kung minsan tinatawag locally as paltak, at ang pink root. Ang unang sakit na ating kikilalanin ay ang anthracnose. Dito sa atin sa Pilipinas, napag-alaman na ng mga researchers na ito ay sanhi ng dalawang uri ng fungus, yung Colitotrichum at Chibirella. Ang anthracnose ay isa sa mapinpaminsalang sakit ng sibuyas, na kung hindi ka agad maagapan ay maaring magdulot ito ng 80 to 100% yield loss or paggalugi. Karaniwang simptomas ng anthracnose ay ang pamimilipit or twisting at paninilaw ng dahon, kaya tinatawag din itong twister, at ang abnormal na paghaba ng lieg at pagliit ng bulbs. So makikita rin ang spores na kulay orange sa ibabaw ng mga spots sa dahon. At mas matindi ang pinsala nito kung medyo maalinsangan ang panahon at ang mga dahon ay basa sa loob ng mahigit 12 oras. At ang fungus ay maaaring manatili sa mga nabubulok na halaman sa lupa, at ang spores ay maaaring dalhin ng hangin at patubig patungo sa ibang taniman. Paano natin maiiwasan ang pagdami at pagkalat ng anthracnose? Una ay ang regular na pag-monitor at pagtanggal ng mga apektadong halaman para di na ito dumami at kumalat sa ating taniman. At makabubuti rin na tanggalin ang mga naiwang halaman pagkatapos ng anihan, dahil maaaring mabuhay dito ang fungus at pagsisimulan mulit ito ng panibagong impeksyon. Maaaring gumamit ng protectant fungicides, at lalo na kung ang panahon ay paborable sa sakit, kagaya halimbawa ng madalas ang pag-ulan. So sundin lang po yung tamang gabay sa paggamit ng pestisidyo. Ang pangalawang sakit ay ang tinatawag nating purple blotch. So kagaya ng anthracnose, ang purple blotch ay sanhi ng isang fungus, at ito ay matindi ang pinsala sa mga lugar na medyo mainit at maalinsangan, or warm and humid na tinatawag natin. Ang karaniwang sintomas ay maliliit na puting spot sa dahon, at sa kalaunan nagiging pahaba at kulay brown or purple, kaya tinawag itong purple blotch. Mas matindi ang impeksyon nito sa mga matatandang dahon at sa mga halamang tinamaan ng thrips, so tinatawag nating secondary infection. At ang fungus na nagdadala ng purple blotch ay maaaring manirahan sa mga crop residues or sa lupa sa loob ng isang taon, kung kaya't makatutulong yung pagpapalit tanim or crop rotation. At kagaya ng anthracnose, kailangan ng regular monitoring at maagang pagtanggal ng mga apektadong halaman bago mag-transplant sa field. So hanggat maaari, iwasan ang pagkabasa ng dahon ng mahigit sa 12 oras. Kung kinakailangan, lalo na kung malimit ang pag-ulan, gumamit tayo ng protectant fungicides at para maiwasan yung pagdami at yung paglala ng impeksyon.
Ang pinakahuling sakit ay ang tinatawag na pink rot. Tinatawag itong pink rot dahil sa kulay pink na mga ugat na makikita sa mga apektadong halaman. Kagaya ng anthracnose at purple blotch, ang pink rot ay sanhi ng fungus. Subalit ang fungus na ito ay maaaring manirahan sa lupa sa loob ng mahabang panahon. So habang nagtatanim po tayo ng sibuyas, nadadagdagan ang populasyon ng fungus na ito sa lupa, kung kaya't mahirap itong puksain. So mahalaga na malusog ang ating halaman sapagkat kadalasan inaatake nito yung mga mahihinang halaman. At makatutulong din ang biofumigation or soil solarization para mabawasan ng populasyon ng fungus na ito sa lupa. So, nung mga nakaraang webinar, nabanggit na natin ang tungkol sa biofumigation. So, ito yung isang pamamaraan ng pagpatay sa ating mga peste na nasa lupa sa pamamagitan ng pagtatanim ng mga mustasa at iba pang kapamilya nito. At ito ay isinasama natin sa pagpiprepare ng lupa at para mabawasan yung populasyon ng ating mga pathogens na nasa lupa. Doon naman sa soil solarization, tinatakpan ng plastic ang basang lupa at hinahayaang maarawan ito sa loob ng 4 hanggang 6 na linggo sa panahon ng tag-init. So sa paraang ito, tumataas ang temperatura ng lupa at mamamatay ang mga pathogens na nakatira dito. At dahil nga po tumatagal ng matagal ang fungus na ito, kaya ay ang iba po ay inirerekomendan nila ang pagpapalitanim or crop rotation. So bilang pagbubuod, so balikan natin ang tatlong sakit na nabanggit. Makikita dito na ang anthracnose at purple blotch ay maaaring makita mula sa seedlings hanggang sa mature stage ng sibuyas. So depende po sa populasyon ng fungus sa ating lupa or taniman. Ang pink rot naman ay karaniwang makikita kapag nag-uumpisa na ang bulbing stage. So ulitin ko, mahalaga ang regular monitoring at maagang pagtanggal ng mga seedlings na apektado na ng sakit. So upang maiwasan po yung pagdami at pagkalat. At iwasan din ang pagpapatubig sa bandang hapon o gabi para hindi manatiling basa ang dahon sa magdamag. So critical po ito dahil ito yung gustong-gusto ng ating fungus, yung basa. At kung ang panahon ay favorable sa sakit, halimbawa ay medyo madalas ang pag-ulan, makabubuti na mag-spray ng protectant fungicides para hindi lumala ang infection. So sabi nga po, prevention is better than cure. Para naman sa mga fungicides, ito yung mga karaniwang ginagamit na epektibo sa mga sakit na ating tinalakay. So nariyan po ang active ingredient at mode of action and target. So susundin po lamang ang recommended rate and frequency of application at tandaan ang mga guidelines sa safe and effective use of fungicides. Lagi natin binabanggit na hindi maaaring madalas at paulit-ulit ang paggamit ng isang pesticidyo dahil ito ay maaaring magbigay ng immunity sa ating mga sakit at iba pang peste. Ngayon naman po ay ating kikilalanin ng mga pesteng insekto na umaatake sa sibuyas. Ito ay ang harabas, thrips, at leaf miner. Ang unang pesteng insekto ay ang tinatawag nating harabas or spodoptera na may dalawang uri, ang armyworm at ang cutworm. Ang harabas ay may 4 stages or 4 mukha, ang moth o paro-paro, egg stage, larva or uod na karaniwang nanginginain sa gabi at ang pupa na nasa lupa or mga plant debris. So ang pagkontrol sa pesting ito ay hindi lamang nakatuon sa mapanirang uod kundi pati na rin sa iba pang stages kagaya ng moth, egg at pupa at ito ay ipapaliwanag ko mamaya. Ang pangalawang pesting insekto ay ang thrips. Hindi lamang sibuyas ang ina-thrips, so paborito din ng insektong ito ang cucurbits, solanaceous at brassica. So karaniwan ang thrips ay nagtatago sa usbong o sa mga batang dahon ng sibuyas.
At kapag mataas na ang thrips population, maaaring lumiit ang mga dahon at tuluyang mabansot ang sibuyas. Sa pagsupo ng thrips, kailangan natin ng regular monitoring gamit ang blue sticky traps. So maaaring gumamit ng natural insecticides kagaya ng neem extract or soap solution, or pwede rin gamitin ang biocon agent na Bivaria bassiana. Ang pangatlong pesting insekto ay ang leaf miner. So kagaya ng thrips, ang leaf miner ay maraming host, hindi lamang sibuyas. Kabilang dito ang cucurbits, solanaceous, legumes at iba pa. Ang uod ng leaf miner ay gumagawa ng tunnels or parang nagmimina sa ibabaw ng dahon, at ito ang makikitang damage sa dahon ng sibuyas. At kagaya ng thrips, mahalaga ang regular monitoring gamit ang blue sticky traps, at makatutulong din ang pruning o pagtanggal ng apektadong dahon para mamatay ang uod at hindi na maging adult or paro-paro. Ngayon naman ay ating balikan ang IPM or Integrated Pest Management. Ang IPM ay isang holistic approach or strategy na kung saan gumagamit tayo ng kombinasyon ng lahat ng control strategies at hanggat maaari, less ang paggamit ng chemical pesticides. Ang pinaka-objective po nito ay upang mabawasan ang populasyon ng pesting insekto sa level na kung saan sila ay manageable at hindi mapanira. So malaking bahagi ng IPM pyramid ang cultural farming practices na ang layunin po ay prevention ng pesting insekto. So kabilang sa mga cultural practices ay ang plant selection, ang pagpili ng certified at high quality seeds at crop rotation. Sinusundan po ng physical at mechanical na mga pamamaraan kagaya ng pruning, mulching, paggamit ng traps at weeding. Ang paggamit ng biological methods kagaya ng paggamit ng friendly insects or natural enemies at mga kaibigang mikrobyo ay kasama din po sa IPM. Panghuli ay ang chemical na pamamaraan. So may optional po tayo na gumamit ng synthetic na inyong nakasanayan at ang green o biorational chemicals. Magtanong po lamang sa availability nito sa inyong suking agricultural store. Tumako po tayo sa IPM ng Harabas na kung saan ito ang isa sa mga pinakamapanirang peste ng ating sibuyas. Dahil may apat na mukha or stages ang mapanirang pesting ito, ang mga paraan ng pagkontrol ay dapat nakatuon sa lahat ng stages na ito para sa pag-monitor at mass trapping ng babaeng paru-paro, maaaring gumamit ng pheromone lures, at ang neem oil, trichogramma, at hand picking ay epektibo naman para sa mga itlog. At maaari din gamitin ang neem oil, earwigs, at ang Bacillus thuringiensis sa uod o larva. Kapag nag-umpisa pa lang ang pag-atake, maaaring i-handpick ang mga uod. Ipinapakita po sa larawang ito na may iba't ibang stages ng larva or uod ang Harabas. Ang first to second instar ang maaari pong makontrol, ngunit kapag lumaki na ang uod ay mahirap na itong makontrol, kung kaya't huwag po nating hayaan na lumaki ang mga uod. Ipinapakita po dito ang isang halimbawa ng management strategy na sinusunod ng RCPC at NCPC. So pwede na pong maglagay ng pheromones bago ang planting upang mamonitor at kung may paru-paro ng Harabas sa field at mahuli na ito sa trap. Ang deep plowing at harrowing naman ang sisira sa mga pupa na nasa lupa. At sa umpisa ng 4-to-leaf stage, pwede na pong mag-release ng earwigs kada linggo upang may umpisang manginginain na sa mga maliliit na uod. At maaari din pong maglagay ng trichogramma na sisira naman sa mga itlog ng Harabas. At sa 4-to-6 leaf stage, pwede na pong mag-spray ng Bacillus at neem na at nabibili po ito sa mga agricultural supply store. Maliliit pa lang po yung mga larva kaya effective po ang mga biological pesticides. Kapag hindi umubra at patuloy pong
dumami ang mga uod, mag-spray na po tayo ng insect growth regulators na chemicals gaya ng dinotifuran at thiamethoxam. Ito naman po ang mga alternate weed host ng harabas na kailangan nating tanggalin saan. Habang wala pa ang ating sibuyas, dito sila pansamantalang nagtatago at na nanginginain. Ang pagtanggal po ng mga naiwang halaman pagkatapos ng anihan ay makakatulong sa pagsugpo ng mga uod, pupa or itlog na maaaring nakatago dito. At kagaya po ng nabanggit ko kanina, mainam na gumamit ng blue sticky traps para sa regular monitoring. Ang mga adult na thrips at leaf miner ay maa-attract po sa blue color. At ang paggamit naman ng pheromone trap ay mahalaga sa monitoring ng harabas. So tanging mga lalaking paru-paro lamang ang maa-attract po doon sa lure. Meron din tayong mga botanical at biological insecticide na available at safe gamitin. At meron din pong friendly insects na kagaya ng earwigs na pwedeng gamitin as biocon agent. At ang isa pa, yung tinatawag nating trichogramma na ginagamit sa pag-control ng itlog. So, mga trichocards po ay available sa RCPC. Ito naman po yung mga listahan kung saan tayo pwedeng maka-avail ng free na biocon agent. So, meron po tayo sa DA, BPI sa Malate, Manila, sa NCPC, National Crop Protection Center sa UPLB, at sa iba pang regional crop protection centers nationwide. Muli, pinapaalala po natin na ugaliing mag-rotate o mag-alternate ng mode of action ng mga synthetic chemicals na gagamitin sa sibuyas upang maiwasan ang pagkakaroon ng immunity ng pesting insekto. Dito po ay sa tulong ng German government, ang East-West Seed ay nakapag-establish po ng Onion Learning Centers sa Luzon. So kung saan dito po ay pinapatupad ng ang iba't ibang IPM strategies para sa pag-control ng mga peste ng sibuyas. At sa paggagamit ng IPM at makabagong teknolohiya sa pagsisibuyas, napatunayan po natin na up to 86.84% ang itinastang ani ng sibuyas. Para po sa karagdagang kaalaman tungkol sa mga sakit at pesting insekto ng sibuyas at sa iba pang mga sakit ay bumisita po tayo sa East-West Seed Plant Doctor online. So maraming salamat po at nawa ay marami po kayong natutunan sa webinar na ito. Okay, so magandang hapon po mga ka-veggie eskwela. It's nice to be back. Ako po muli si Doc Michelle, makakasama niyo ngayong hapon, pero hindi po ako yung sasagot sa inyong mga katanungan. So, ako po yung magpaparating ng inyong mga katanungan at mga concerns na related sa mga sakit at pesteng insekto ng sibuyas para sa ating mga plant doctors na sina Doc Jed at sina Doc Che. So, narinig niyo na po ba yung magandang balita? So, may bagong balita po, magandang balita ang East-West Seeds. Ang amin pong seed packs ay nasa Lazada na po. Opo, so pwede na kayong mag-order online. Ano? So, lahat po ng seeds na kinakailangan nyo para sa
inyong home gardening, para sa inyong backyard gardening, ay mabibili nyo na sa Lazada. So lahat ng seeds para sa inyong sinigang, sa inyong nilaga, sa inyong bulanglang, kahit yung paggawa nyo ng mga sauces, paggawa ng mga fruit juice or shakes, so lahat po sila ay available na sa Lazada. So kaya po mamaya, pagkatapos ng ating session, buksan na po agad ang inyong Lazada app at mag-order na online. Okay? So yun po yung pinakabagong magandang balita ng East West Seeds sa inyong lahat. Special shout out po sa ating mga viewers ngayon. So meron tayo from Bataan, Laguna, Pampanga, La Union, Quezon, Cavite, Tanawan, Zambales, Cebu, Tarlac, Nueva Ecija, Davao, Pangasinan, San Jose, Del Monte City. At special shout out po doon sa ating mga magsisibuyas from Nueva Ecija, Pangasinan, Ilocos Sur, sa mga taga San Jose, Mindoro, at doon sa mga taga Iloilo, no? Mindanao, meron din tayong mga nagtatanim ng sibuya. So hello po sa inyong lahat. Sana kayo ay nasa mabuting kalagayan. So katulad po ng mga nauna nating webinar, so meron tayong mga trivia questions, ano po? So muli po, pakibantayan yung ibibigay na trivia questions ng ating mga plant doctors at paunahan lamang ng sagot, ano po? So ilagay lang sa comment box ang inyong mga sagot at ang ating virtual team ay nagmo-monitor, no? Kung sino yung unang makakapagbigay ng tamang sagot. So muli po, congratulations doon sa ating mga winners nung nakalaang session. So sila po ay sina Mikhail Lo, Catherine Sikat, George Nang, Linda Pestano, Mai Obrera Betonyo, Seki Sekito, Gerardo Dacumos, Gaki Lucena, Mira Bueno. So, send lang po kayo ng message. So, i-PM nyo lang po kami. Ibigay ang inyong complete name, address, at contact information para po maibigay namin sa inyo yung mechanics kung paano ninyo makiklaim ang inyong mga prizes. So, welcome po ulit, Doc Jed. Doc Che. Maraming salamat, Doc Michelle. Yes, Shell. So, ayun po. Papainitin lang po muna natin. Ano? So, special shoutouts din po sa ating mga suking viewers, no? So, nung nagsimula kami ng webinar na to ay nandyan na sila hanggang ngayon ay patuloy silang nanonood sa atin. So, kabilang sina Melody Atanosa, Gerardo Dacumos, Adorado Chumacera of Dolores Quezon, so sorry po. Si Doc Nars Bahet, hello sir. Si Winlove Rivera from UPLB, hi Winlove. Si Romel Urbano Yabis, Catherine Sikat, Wilbert Patenya, Melissa Palacio Monte Calvo of Laguna, at si Ma'am Rhea Supranes Bogal. So Ma'am Rhea, huwag kayong mag-alala, baka ito na po yung araw nyo, yung maswerteng araw nyo para manalo kayo sa aming trivia questions. So bilisan lang po ang pagsagot. And then si Sir Resty Lacanlale, Simon Eli Blas, at special shout out din po sa aming regular viewers na aming UPPS broads na sina Jelmer Aguirre at si Christian Malyari. So hello sa inyo. Okay? So interesting na naman po ano yung topic natin ngayong
ngayong hapon, ano? So napakalaking bagay po yung ginagampanan ng sibuyas sa kusina, ano, sa kusina ng bawat Pilipino. So parang hindi kumpleto, no, yung pagluluto ng mga Pilipino kung wala ang sibuyas. So malamang isa rin kayo doon sa naka-experience na, no, magtagtad, maghiwa ng sibuyas. At malamang isa rin kayo sa mga napaiyak na ng sibuyas. So ako po every time, madalas sa hindi na talagang naiiyak ako every na tuwing naghihiwa ng sibuyas. So ano ba? Ano nga ba ang meron sa sibuyas? Ano yung compound na meron sa sibuyas? Ano yung chemical na meron sa kanila at tayo ay napapaiyak? So hindi lang po pala yung mga ex yung nagpapaiyak sa atin, pati yung mga sibuyas na ating ginagamit pagluluto, sila ay nakakapagpaiyak din. So yun po ang aking trivia question ngayon. Ano yung compound, ano yung chemical na meron sa sibuyas kung bakit tayo ay naiiyak? So paunahan na po, sagot na mga ka-veggie skwela, paunahan po para manalo kayo ng East West Seed Gift Tax. Okay. So, may mga pumasok na tayo na questions from our viewers. So, plant doctors, ready na po ba kayo? Ready na, ready na, Doc Shell. Doc Che, ready na ba? Yes, ready na, Doc Shell. Okay po. So, para sa ating unang question, mula po kay Ma'am Marilyn Gomez Puno. So, siya po ay from Pampanga. Ano po ang mabisang natural na paraan para mapuksa ang leaf miner? So very common din ang leaf miner sa sibuyas. So ano daw po yung mabisa na natural way para mapuksa, Doc Jed? Okay, magandang hapon po sa inyo, Ma'am Marilyn Gomez Puno ng Pampanga. Gusto ko tong natural talaga. At yung mga farmers na gaya mo na nag-a-advocate po ng natural farming. So para sa iyong katanungan, dalawa po yung ang instinct ko as an IPM advocate. Dalawa po yung i-re-recommend ko sa inyo. So ang una, maglagay po kayo ng blue sticky trap para doon po sa adults, doon sa inyong backyard or sa inyong sibuyasan. So yung adult ay matatrap po doon sa blue sticky trap, kaya siya sticky, hindi lang basta-basta blue, kasi lagyan nyo po siya ng langis. It's either ang iba cooking oil, ang iba engine oil ang ginagamit. So, yun, isa yun na magkocontrol sa population ng mga adults na leaf miner. Ang pangalawa po ay, ito, mahalaga at saka laging fan na fan ako po nito, yung neem oil po. Ang neem oil po ay nabibili sa inyong agri-supply store. Pwede na po kayong mag-spray ng neem mula pa po seedling stage ang inyong halaman, at meron na pong repellent property ang neem. Ibig sabihin, dinidiscourage niya ang mga insekto, leaf miner man o iba pa, na dumapo po doon sa inyong halaman. At may bonus po ako para sa pangatlo. Kung malapit po kayo sa mga RCPC or Bureau of Plant Industry, pwede rin po kayong humingi ng mga biocontrol-friendly insect. Meron na po silang green lacewing na ginagamit, nire-release po nila para po as predator or kakain po doon sa mga bad insects po. So, Doc Shell, yun ang sagot ko. Okay, so salamat Doc Jed. So Ma'am Marilyn, so maganda po 'yan na i-practice talaga natin yung as much as possible po ma-practice natin yung natural ways of controlling or managing yung mga pests and diseases sa ating taniman. Okay, so special shout out po kay Ma'am Jen Martinez. So sabi niya po, thank you po sa East West for the free seminar. So maraming salamat din po Ma'am Jen Martinez sa patuloy ninyong pagtangkilik sa aming mga webinars. Okay, so may shout out po ako, special shout out doon sa aming mga
OLC farmer cooperators. Ano po, sila po si Tata Vic from La Ur, Nueva Ecija, si Sir Johnny from San Jose, Mindoro, si Kagawad Eugene Paz from Bayambang, Pangasinan, at saka po si Sir Bonifacio, ay sorry po, si Sir Bonifacio Bautista po pala from Bayambang at si Sir Eugene Paz from Bantay, Ilocos Sur. So hello po sa inyo mga sirs at salamat sa patuloy na pagtangkilik sa East-West Seed. Okay. Next question. Actually, ako po yung ako yung may question, mga plant doctor. So, kay Doc Che. So, doon po kasi Doc Che, doon sa paglilibot namin sa mga sibuyasan, sa mga onion fields, lalo na doon sa area ng Nueva Ecija, yung isang practice po na nakikita namin sa kanila or nakukwento, nasasabi ng mga farmers pagkausap namin sila is common practice daw po sa kanila na pag early morning parang fina-flush nila yung mga halaman ng tubig. So parang hinuhugasan. So parang ang sa kanila daw po, yung hamog daw po sa magdamag ay ayon sa kanilang observation, matagal daw pong matuyo, paghahayaan lang natin. So kaya ang practice nila is to flush. Ang term po nila is flushing. So fina-flush ng tubig, hinuhugasan yung dahon para daw po mabilis matuyo. So ano po kaya ang masasabi nyo dito, Doc Che? So magandang practice po ba ito in terms of disease management, Doc Che? Okay, so actually, sa maraming salamat doon sa tanong, Doc Michelle. So actually, maganda yung sinasabi niyang practice na tatanggalin yung hamog sa halaman. Kasi actually, ang iniiwasan natin doon sa yung tinatawag nating prolonged moisture doon sa leaf or yung dew ay yung pag-develop ng infection, no? Lalo na yung mga fungal diseases. So nalaman natin na kapag ang moisture ay umabot na ng 8 hanggang 12 or mahigit pa na oras, mahigit sa 8 oras, ito ay magsisilbing venue para doon sa fungus na dumami sila at kumalat. So tama yung pagtatanggal ng dew. Kaya lang ang problema ay tubig pa rin yung ating ginagamit. So ang mas mabuti siguro, maghanap tayo ng ibang paraan na matanggal yung dew. Kunyari ay baka po pwede tayong gumamit ng blower. Di ba meron tayong mist blower at tanggalin natin yung tubig. So parang hangin lang nung ifa-flush out natin yung hamog para matutuyo yung dahon. So ang objective natin ay huwag nating hayaang babasa ang dahon ng matagal. Dahil ito ang magsisilbing kumbaga mas madidevelop, no, yung mga fungal infection at makakasama pa ito sa ating mga halaman. Okay, so salamat po Doc Che. So ako ay naliwanagan. So hopefully yung mga farmers natin na nagpa-practice ng flushing ay nagkaroon din ng kaliwanagan tungkol dun sa practice na yon. So thank you po. Next question po from Sir Romeo Aquino Valdez of Pangasinan. Doc Jed, how can we minimize onion armyworm during warm season? Magandang tanong yan, Sir Romy Aquino Valdez. Dapat po mula pre-planting pa lang, kung pwede nyo pong balikan mamaya ang replay ng video ng lecture ni Doc Che, na mula pa sa planting land preparation ay nandun na po yung ating paghahanda. Hindi doon tayo naka-focus at mag-aabang during a warm temperature week or weeks. So para po minimize ang population ng armyworms, maglagay na po tayo ng pheromones sa land prep stage pa lang. So maswerte po ang ibang mga cooperatives dyan sa Nueva Ecija kasi bumili na po sila ng supply ng pheromones. And ang isa po, pwede pong humingi sa mga RCPCs ng earwigs
at trichogramma. Bali, pwede pong mag-weekly introduction ng earwigs bago pa mag-full-blown ang population ng harabas. And then, 7 to 10 day interval po na spraying ng neem oil po. So, in that way, ma-minimize po ang pag-surge ng population ng mga uod ng harabas po. Remember po, ang harabas ay meron pong apat na mukha. So, ang pinaka-destructive na ayaw po nating sumalanta sa ating sibuyas ay ang mga uod po. So, yung mga nabanggit ko po ay yun po ang paraan paano sila makontrol. So, please po, pumunta na po kayo sa mga regional crop protection centers. Magpa-reserve na po kayo ng mga earwigs, trichogramma, at bumili na po kayo before start ng season, bumili na po kayo ng neem para nakaabang na po kayo. Para in case na pagka-monitor nyo, meron ng pa ilang-ilang uod, ready na po kayo. Okay, so salamat po, Doc Che. So next question po, Doc Che. May iba pa po bang way o paraan paano malalaman na infected ang tanim namin ng pink root na hindi kailangang bunutin ang tanim? Doc Che? Okay, magandang tanong, no? Kasi nga yung sakit na pink root, masasabi natin pink root kasi pink yung ugat niya. Subalit may iba pa po din siyang sintomas, no? May tinatawag kasi tayo sa sibuyas na top down, no? Yung kumbaga, yung panahon na yon ay iha-harvest na yung sibuyas. Subalit pag may meron po tayong infection ng pink root, yun pong karaniwan, yun pong neck or yung leeg ng sibuyas ay parang kung hawakan natin ay malambot, no? So parang walang laman, no? And then naglalodge siya or parang natutumba yung seedling. So nag-umpisa yan sa bulbing stage, kagaya ng sinabi ko sa lecture. So yun ay isang indication na siya din po ay posibleng infected ng pink root. And then parang yung bulb niya ay medyo maliit, no, kung kumpara doon sa healthy. At kung bubunutin natin siya, doon natin makikita na pink yung kanyang ugat. Okay, so salamat Doc Che. So, yun po, ano? So, kung nakita nyo, kung medyo bumabagsak na, ano? So, bumabagsak na ang inyong sibuyas at wala pa naman, hindi pa panahon ng kanyang harvest. So, yun daw po ay indication na posibleng infected siya ng pink root. Okay, so dadako naman tayo sa isa sa pinaka-aabangang portion ng ating programa. So, Doc Jed, trivia question po? Yes, ang aking trivia question laging naka-revolve sa mga natural. So, ready na po mga viewers? Paunahan po ito. Magbigay kayo ng friendly insects. Okay, so dalawa ang gusto ko, friendly insects na pang-control sa harabas. Sige na po, comment na po dyan sa box. So, mga ka-vegiskwela, dalawa daw po na friendly insects. So, paunahan na lang po. Ano? Okay, so meron na naman tayong next question. So, for Doc Che. So, question from Sir Bahet. Do we have iris yellow spot virus? If so, how widespread daw po? Good afternoon po, Doc Nars. At maraming salamat sa inyong tanong. So actually, gusto ko sanang isama yung iris yellow spot virus sa aking lecture. Kaya lang ay hindi pa po siya ganun ka-problematic. No? So although, based po sa survey na ginawa namin sa East-West, so ito po ay marami doon sa bandang Nueva Ecija, lalo sa Bungabon. No? So noong mga panahon na, I think pa 5 or more than 5 years ago, nung nag-conduct po kami ng survey, so na-detect po namin yung iris yellow spot virus together with our consultant from Wageningen University na si Dr. Dick Peters. So sa kanya po actually galing yung antisira na ginamit namin for detection. And sa ngayon, parang hindi po masyadong
Kasi ang IYSB ay hindi po ganun kalaki ang impact, no? So dahil makikita po natin siya parang damage ng trips, minsan akala natin damage ng trips. So doon po sa mga lugar na maraming trips, posible po na marami din ang infection ng IYSB. Pero so far sa amin pong survey, hindi po ganun kalaki yung impact compared doon sa damage ng trips, direct damage. Okay, so salamat Doc Che, and salamat Sir Nars. Salamat sa inyong patuloy na panonood sa amin, pagsubaybay. Thank you po. Next question po mula sa ating suki na taga-panood, si Sir Mikhail Lo. So Doc Jed, kung makakakuha po kami ng beneficial insects, paano daw po naman nila iyon aalagaan? Okay. So gaya ng nasabi ko, magpunta lang sa mga National Crop Protection Centers, Regional Crop Protection Centers, or Bureau of Plant Industry para humingi ng mga friendly insects. Kagaya po sa nasabi ko, ang earwigs ay kumakain ng mga uod ng haraba. So pwede pong weekly or every 2 weeks ang release nito sa inyong sibuyasan. Paano alagaan pag kayo ay nakakuha na nito? Ang pinaka magaling pong sumagot ay ang source po ninyo, ang center kung saan kayo kumuha. Pero ibigay ko na rin po sa inyo yung tip, ano pong ginawa namin nung nag-umpisa po ako na humingi sa RCPCs noong 2016. So nung nakakuha po ako ng isang tray na mayroong earwigs, pagkarating po namin sa bahay, pinakain po namin ito, ang mga earwigs, kasi hindi sila vegetarian, sila ay carnivorous, so gusto nila protein. Pinakain namin ng dog food po, kasi ang dog food ay protein. And ilagay po sila sa 50% na lupa at 50% na buhangin. Haluin po ito, ibilad sa araw ng half day para sterilized po. Pag malamig na, ilalagay na po ninyo doon sa lupa at saka sa buhangin mixture yung mga earwigs, at doon sa gitna ng tray ay nandoon na po yung dog food na kakainin nila. Weekly po tayo maglagay ng tubig, magdidilig po sa gilid ng tray doon sa lupa para manatili pong moist at hindi compact ang lupa. Para gusto kasi ng mga earwigs na ito ang pumupunta sila, ibabao nila ang sarili sa lupa and sand. So, kailangan medyo malambot po ito. So, yun po ang tip ko based po sa aking experience. Okay. So, Sir Mikhail, kailangan mag-invest daw po sa protein. So, dog food yung kailangan. So, bukod sa aso, ay kailangan i-provide din ng ating mga friendly insects. So, ng dog food. Okay, so next question po for Doc Cherry. Nabanggit po sa presentation kanina yung purple na paltak sa dahon. Pero doon daw po sa area nila, dito po sa area namin ay hindi naman po purple. Itim po ang tumatama sa tanim namin na paltak. Ano po kaya yon? Iba pa po ba yon sa purple blotch at anthracnose na nabanggit ninyo sa inyong lecture? At paano po ito makokontrol? Okay, maraming salamat po sa tanong. So actually, gustuhin ko mang ilagay lahat ng sakit, no, ng sibuyas, ay medyo limitado lang po kasi ang ating oras. So kaya yun lamang pong pinaka mapinsala ang aking inilagay, no. So balit, napakaganda po ng iyong tanong, dahil meron po tayong bukod doon sa purple blotch na tinatawag nating paltak, meron pang another paltak, no, na kulay itim. So ito yung tinatawag nating stem phyllium blight. Okay? Na so isa rin po siyang fungus, pero hindi sila magkamukha noong fungus na umaatake na sanhi ng purple blotch. So dahil po kapareho lang, magkaiba lang sila ng sintomas, no? At kapareho lang din sila ng paraan ng pagdami, paano sila ano yung favorable environment, paano umaatake, ay pareho din po sila ng purple blotch. So ang method po ng pag-control natin ay kagaya din ng sa purple blotch.
So, ayun po, sir. So, pag pag purple, ano, pag medyo violet daw po ang kulay, yun yung purple blotch. Pero, pag itim na yung nakita nyo na paltak sa inyong mga sibuyas, yun po ay stem field yung blight na. No? So, pero in terms of management, so sabi nga ni Doc Che, ay pareho lang daw naman po ng sa purple blotch. Okay, next question po from Sir Irineo Quejada. So, Doc Jed, meron po bang mga insekto na nakakatulong para makontrol ang mga peste sa sibuyas? Papaano ang mga introduce na hindi maaapektuhan ang balanse ng ecosystem? So, magandang point yung sinasabi ni Sir Irineo. So, yung disruption ng balance ng ecosystem. Doc Jed? Okay, Sir Irineo Quejada. Maganda po yung tanong nyo kasi when we talk about ecosystem, we are being holistic or kabuuan ang tinitingnan natin. So, napakaganda po nung mindset na yan. So, para po sa akin, ang instinct ko, once mag-spray kayo ng synthetic chemicals, lalo na rampant at misuse, doon po nawawala ang balanse sa kalikasan. So, naturally, ginawa po ni Lord na merong friendly at bad insects. Parang may mag-check and balance. So, pag mag-spray po tayo agad ng synthetic chemicals, doon po nawawala yung balanse sa kalikasan. So, ang tanong mo, paano mag-introduce? So, okay, lagi na po ang default method natin ay pag-spray ng chemicals. So, nationwide na po kami na nag-field visit. Ibig sabihin po, hindi na po balance ang ating ecosystem. So, anong gagawin natin para slowly bumalik po? It could take years po, Sir Irineo. Mag-introduce po tayo nitong friendly insects like earwigs and trichogramma na meron po ang ating mga regional crop protection centers, National Crop Protection Center at Bureau of Plant Industry. I-release po ito within 3 to 5 days. Huwag po tayong mag-spray ng synthetic chemicals para mahayaan po nating dumami or mag-hatch or mag-multiply yung mga friendly insects na yun doon sa area kung saan po tayo nag-release. Please po, para din sa mga magsisibuyas na gustong maglagay ng mga friendly insects, please do fasting in terms of spraying synthetic chemicals. Yun po, slowly, it could take years para po maibalik. Pero pag patuloy po tayo, regularly magre-release ng mga friendly insects, dadating ang panahon na ma-achieve po natin yung balance. Okay, so salamat Doc Jed. So talagang importante po, anong importante na ma-maintain natin yung balance ng ating ecosystem. Okay, so proceed na naman tayo doon sa isa pang trivia question. So Doc Che, meron ka bang naihanda na trivia question? Okay, so ngayong webinar na ito, meron akong inintroduce no na concept yung tinatawag nating disease triangle. So gusto ko kasi na maintindihan no ng mga lalo na kung bago pa lang tayong nagtatanim, gusto kong maintindihan kung bakit nagkakaroon ng sakit yung mga halaman no. Saan ang gagaling ito? Okay, so ang aking lang trivia question ay ibigay ang tatlong components doon sa disease triangle. Ganun lamang kasimple ang aking trivia. So yung tatlong importanteng requirements para magkaroon ng sakit yung ating halaman. Okay, so ano daw po? So mga kag-vegiskwela, ano daw yung tatlong components ng disease triangle? So sagot na po, paunahan para sa gift packs. Okay, next question, Doc Jed from Sir Vio Cavalles Bocalere of Nueva Ecija. So, kamag-anak niyo po ba si Jean Pauline? Hello po. Mukhang kamag-anak ni Pau ito. Hello po, sir. Anong oras po magandang mag-spray ng insecticide para sa leaf miner? Okay. Based po sa aming experience, mas maganda po na hindi mainit
o tirik ang araw pag na-spray kayo. So early morning at late in the afternoon po. Pero sa late in the afternoon po, meron kami isang trial na biglang umulan, so na-wash out po ito. Kaya para po sa akin ay mas maganda po early morning na lang po at medyo sure tayo na hindi pa uulanin ang ating taniman. Okay, so yun po. So Sir Vio, so sana nakuha niyo yung sagot ni Doc Jed. Okay, next question for Doc Cherry from Ma'am Melissa Palacio Monteca. Meron po ba kayong marerecommend kung paano po maiiwasan ang sakit during storage? So ito naman po ang concern niya, during storage daw, Doc Che. Okay, magandang tanong po at maraming salamat. So meron po tayo kasing mga sakit, okay, na umaatake din during bulb stage, no? So yun nga yung nabanggit ko, yung kagaya ng pink rot, isa na dyan. Pero meron pa tayong iba, no, na pwedeng madala sa storage. So kagaya po nito ang yung bacterial soft rot, na karaniwan po yun ay umaatake yung just before harvest or during harvesting time. So importante na yun pong mga bulbs natin, no, na kapag nag-harvest tayo ay hindi po masusugatan. Kasi ito po yung magkakaroon ng point of entry yung ating bacteria para pasukin yung bulbs natin. So importante na dry siya at saka hindi walang damage pagdating sa ingatan, no, na ma-damage sa pag-harvest, dahil ito po ay madadala sa storage. So yun po yung karaniwan ay yung mga soft rot na tinatawag natin, no, yung bacterial soft rot for example. At meron pang isa yung fusarium bulb rot. So yun po ay lahat ng gagaling sa lupa, kung kaya't iingatan natin yung ating mga bulbs before storage. Okay, so salamat, Doctor. Actually, isa rin po yung concern ng mga ng mga mamimili, kasi usually ako personally pag namimili ako sa palengke, so minsan pagdating dito sa bahay mga ilang saglit lang, mga ilang araw lang, so nabubulok na. So yun po pala ay talagang nadadala. So nababaon na nung sibuyas mula doon sa kanilang pagkakatanim. Kaya importante talaga na doon pa lang sa field ay naaalagaan na sila. Okay, so may mga questions pa tayo, kaya lang po ay medyo kapos na tayo sa oras. So wag po kayong mag-alala, yung aming virtual team po ay nandiyan lamang para patuloy na sagutin yung mga katanungan ninyo. So sila na po yung bahala sa lahat ng katanungan na hindi na-discuss ngayong live session. Okay, so Doc Jed, Doc Cherry, last words, last message, and shout outs po mula sa inyo, Doc Jed. Shout out sa aking mga kababayan sa Soc Sergeant, South Cotabato, Sarangani Province, Jensan, and Sultan Kudarat, at dito kung saan ako naka-base at naka-quarantine sa Laguna. At ang aking last words ay, pagdating sa sibuyas, land prep pa lang, nandun na po dapat yung ating intervention para maiwasang dumami ang populasyon ng mga pesting insekto. At dahil minimum ang ating population, ibig sabihin yan, matranslate po ito sa mataas na ani at mataas na kita. So alagaan lang po mula bata pa hanggang harvesting. Okay, salamat Michelle. Po. Doc Che? Okay, sorry Doc Michelle, naka-mute pala ako. Okay, so shout out po ulit, no, sa lahat ng ating mga magsisibuyas, no, nasaan man kayo sa Pilipinas. Sana ay malaki ang inyong kitain sa susunod na season, no, kung hindi man kayo kumita na ngayong season. So batiin ko lang po yung ating mga kababayan din dyan sa Naga City, no, at saka dyan sa Bicol Region. So lahat ng mga nanonood at ang aking mga kapatid na nanonood din. At kagaya po nung
lagi kong nababanggit no sa ating mga webinars na yung pag-aalaga natin ng ating mga pananim ay hindi na iiba sa pangangalaga natin no sa ating mga sarili. So lagi po nating tatandaan no yung inintroduce kong konsepto ng disease triangle at gawin po natin itong gabay no sa ating pagtatanim. So ang pinaka-objective natin ay maiwasan no at na mabawasan ang pagdami ng pagkalat ng sakit sa ating taniman upang patuloy pa rin tayong magtanim at kumita. So yun lamang po at muli maraming salamat po sa pagtangkilik sa ating mga webinars. Okay, salamat Doc Che, salamat Doc Jed. So bago ko pala makalimutan, ano po yung sagot doon sa aking trivia question kanina, ano yung compound or ano yung chemical na nasa sibuyas pa, bakit tayo naiiyak? So ang sagot po doon is meron silang sulfur compound, so sulfuric compounds, ano? Sulfuric compounds na nandoon sa sibuyas at yun po pag nag-mix doon sa hangin, yun yung nagkukos ng pag-iyak natin. So, ang isang tip daw po para hindi tayo maiyak, maiwasan yung pag-iyak pag nagagaya tayo ng sibuyas is pwedeng ilagay pansamantala, palamigin, ilagay muna sa ref. So pag daw po medyo malamig yung sibuyas, medyo matatagalan na lumabas yung sulfuric compounds. So yun po. So ipakiabangan na lang po ano doon sa mga nakatamang sagot sa aking trivia questions. Okay, so bago tayo tuluyang magtapos, reminders lang po ano. So muli po namin kayong inaanyayahan sa mga susunod namin na webinars. Bukas po, May 6 ay meron tayong session on growing leafy vegetables at home. So ito po magandang topic din ano. So para maging sustainable tayo at makaproduce ng sarili nating mga pagkain, kumbaga from your backyard to your tables or plates. And then sa May 7 po muli magkita-kita tayo dito sa The Plant Doctors Are In. Ang next topic po natin ay tomato pest and disease.